Sa videong ito ay pag-uusapan naman natin itong ating mga bike saddle. Coming up! What's up sa inyo mga kabatak? Magandang araw nga pong muli. Nagbabalik na naman tayo sa isang video kung saan pag-uusapan naman natin itong ating mga bike saddle. Ano ba yung bike saddle? Paano ito adjust? Tsaka, paano din ito nakaka-apekto sa comfort at full potential mo sa pagbabike? Lahat ng yan ay mapag-uusapan natin dito. Kaya kung bago ka lang po sa channel na to, ako pala si Limwaldad Paas. At dito po ay gumagawa ako ng travel vlog, food vlog, tsaka biking vlog. Nagbibigay po ako dito ng mga tips, tutorial, bike review, road review, DIY hacks, at sobrang dami pang iba mga kabatak. Kaya kung mahilig ka sa pagbibisikleta o nagsisimula ka pa lang sa sports na to, tamang-tama yung channel na pinuntahan mo, kabatak. Tara, simulan natin yung video na to. Ang bawat bisikleta ay meron niyang bike saddle o mas tinatawag natin na upuan. Pag comfort yung pag-uusapan, isa ito sa pinakamahalaga dahil dito mo inuupo yung feet mo, dito ka nag-rest, tsaka isa pa, contact point to na tinatawag mga kabatak. Pero simulan natin yung video na to sa isang tanong. Ano po ba yung bike saddle? Ang bike saddle mga kabatak o mas kilala natin sa tawag na upuan ay na ganito. Napakadaming klase nito. May manipis, may mataba, may malapad yung diameter dito. Tapos may butas, tsaka meron yung walang foam, tsaka sobrang dami pang iba. Depende sa preference mo kung anong bike saddle yung kukunin mo. Pero iisa lang naman yung main purpose at main goal ng mga bike saddle na yan. Yan yung rest natin kapag pumapadyak tayo. Kuya Lem, unang tanong, bakit po ba kailangan nating i-adjust yung ating mga bike saddle? Ina-adjust po yung saddle to gain more comfort. Mas mabibigay mo kasi yung potential mo kabatak na pumadyak kapag komportable ka sa saddle mo. Kaya sobrang halaga nito. Mas maganda yung fit sa'yo ng saddle mo, mas nakaka-relax para sa mga balakang mo. E paano po ba ito nakaka-apekto sa pagka-ride natin o sa comfort habang nagbabike tayo? Pag sinabi natin kung paano nakaka-apekto, malaking bagay tsaka depende sa gamit mo tsaka sa setup ng bike mo. May mga setup kasi yung saddle na katulad nito na pwedeng naka-down tilt, naka-up tilt, pwedeng naka-forward to, tsaka naka-backward to. So, pero depende kasi yun sa preference ng cyclist eh. Minsan o kadalasan kapag sa mga races makikita nyo naka-tilt down yung mga saddle nila. Bakit ba ganun? Sasabihin ko po yun mamaya. May pros and cons kasi yung paggamit mga kabatak nung tilt down tsaka tilt up. Pag tilt down ganyan, pag tilt up pa ganyan. So mamaya i-explain ko sa inyo tsaka ituturo ko sa inyo kung paano mag-setup nito. Kaya po ba sumasakit yung mga binti ko dahil sa mali yung saddle na ginagamit ko? Hindi naman yung saddle yung dahilan kung bakit sumasakit yung mga binti mo o kaya yung mga hips mo mga kabatak ano. Dahil po yan naman sa maling taas ng upuan. Pag sobrang taas kasi ng upuan mo, pwedeng magkaroon ng friction sa pagitan ng mga singit mo na mag-cause ng damage. Pag sobrang baba naman, nasa ankle masyado yung ankle mismo. Ankle mismo yung sakit o yung pressure, pwedeng magkaroon ka din ng serious damage. Kung gusto mo ng mas magandang paliwanag dyan, may video akong ginawa about sa tamang taas ng upuan. Eh Kuya Lem, paano naman po ito i-adjust? Yun yung ituturo ko sa inyo ngayon. So mag-roblog tayo, dun tayo sa labas. Bago ko lang ituloy yung video na to, gusto ko lang magpasalamat sa bawat isang sumusuporta dito sa ating channel, sa ating Facebook group, tsaka sa Facebook page natin. So kung di nyo pa kami na-follow doon, o di pa kayo kasali sa mga bike group natin sa Facebook, tsaka sa page, click nyo na lang o check nyo na lang yung description sa baba. Tara, i-adjust natin yung ating mga saddle. Pwede nyo akong sabayan mga kabatak. Bali, ito yung ating saddle mga kabatak. Ano? Bali, pag bumili ka ng bike, halos ganyan yung itsura niyan. Halos flat surface. Kadalasan, nasa 0 degrees yan. Paano mo ba malalaman kung 0 degrees yung saddle mo? Wala kasi kung level bar, kaya gumamit ako ng bote. Tapos makikita mo yan kung naka-center yung bilog. Tawag dito, gingineering. Oo, gingineering. So ayan, kadalasan naka flat surface lang yung ating mga upuan. So pag ganito yung setup ng bike, hindi mo masyadong mailabas yung full potential mo sa sprintan tsaka sa ahon. Okay, may ilang setup ng saddle na pwede kong ituro sa inyo. Una dyan yung tilt down. So tilt down, pag sinabi natin tilt down, nakababa itong ating mga upuan or naka-level siya pababa.
Ito yung tilt down ginagamit to ng mga pro racer. So makikita nyo sa mga race kadalasan naka-tilt down yung mga upuan nila kasi standard yon para mas maganda yung pasok ng hangin kapag nakaupo sila. Mas nare-relax yung mga hips tsaka balikat nila kapag naka-tilt down yung upuan. Yung isang sitwasyon naman o setup ng bike, ito yung tinatawag natin na tilt up. Pag tilt up naman, nakaangat naman yung upuan, katulad nito. Yan. Kaya naman ganito yung setup ng iba, ginagamit to mostly sa mga BMX. Pero sa mga mountain bike, may nakikita din akong nagtitilt up kapag puro ahon yung dinadaanan nila. Yes po, mas magbibigay yan ng gain o mag-gain yung comfort dyan kapag naka-tilt up yung upuan mo sa ahon. So ayun, dun mo mababase yung pinagkaiba ng tilt down sa tilt up. Tilt down, ibig sabihin po, mas maganda yung pasok ng hangin, mas aerodynamic yung position ng upuan. Kapag tilt up, more on climbing naman mga kabatak. Dun mo siya madedetermine. So kung gusto mong malaman yung comfort na mabibigay nito, try mo din pag-eksperimentuhan yung mga upuan mo. Pagdating sa ahon, iganito mo. Pagdating sa sprint, i-tilt down mo naman siya. So ayun, yun yung dalawang klase. May isang klase pa. Yung isa pang tinatawag dito is yung flat tilt o zero degree kung tawagin mga kabatak. Sa bike fitting, ganun yung tawag. Yung zero degree, ibig sabihin po, pantay lang yung upuan mo. So naka-level lang siya. Hindi siya naka-tilt down, hindi siya naka-tilt up. So ganun. Yung benefits nito, sabi nila nasa middle daw siya nung syempre pagitan nga naman siya nung naka-tilt down tsaka tilt up. Na pwede mong gamitin sa sprint, pwede sa ahon. But yung position kasi nito sa tilt up, tilt down tsaka middle, nasa sariling preference yan eh. Wala sa hindi ko pwedeng sabihin sa inyo na ganito yung gawin nyo, ganito yung gawin mo. Kasi nasa sarili mong opinion tsaka sariling comfort mo, depende sa size mo o sa height mo kung paano mai-adjust yung upuan mo. Bali may isa pang sitwasyon mga kabatak, ano? Ito yung tinatawag na yung pagitan ng layo ng upuan sa pagitan ng layo ng stem o handlebars. So makikita nyo sa upuan may setup na gumagalaw. Tingnan nyo. Yan, yung setup na yan, hindi lang po yan ginawa para dyan ha, para lang gumagalaw yan. So may purpose po yan. Sabi nung iba, mas dulo daw yung upuan mo na katulad nito, yan. Mas dulo daw na ganyan, mas maganda dahil mas malapit ka sa mga handlebars. Pero hindi ganun yun mga kabatak eh. Dahil kapag mas sobrang ganito, tas mahaba yung kamay mo, masakit sa balikat, tsaka dito. Yon. Yung iba naman, sinasabi, ganyan daw yung nakadulo. Yan. Pag nakaganyan din naman, hindi din eh. Sa balakang kasi yung sasakit sa'yo pag sobrang haba o sobrang layo naman nung kamay inumpwit mo sa mga manubela mo. Pero paano ba kunin yung tamang sukat na yun? Yung tanong na paano makuha yung tamang haba, una kasi dyan mag-decide ka kung tilt down, tilt up, or middle lang. Pag nakapag-decide ka na dun mga kabatak, ito naman yung haba na kukunin mo dito. Yung iba sinusukat nila pero ito gumagana to sa karamihan, hindi ko po nilalahat dahil yung iba, sa iba, hindi to applicable. So ayun, ang discarte daw, gamitin mo tong siko mo, tapos ipatong mo tong siko mo sa dulo ng upuan mo, tapos abutin mo tong stirrer tube mo, yan, ganyan. Ganyan yung position. So kung dapat daw, sakto sa gitna ng stirrer tube, tsaka sa dulo nito, yung siko, tsaka kamay mo. Yan, ganyan mo daw siya makukuha. So sa akin, yan yung personal na ginagamit ko sa pagkuha at pag-a-adjust ng saddle ko. Okay? Tignan nyo ha. Ito, nakadulo to sa harap. Pag ginanyan ko, halos bitin. Hindi ko maabot yung gitna. Pag dapat relax lang yung kamay mo ha. Ayan, dinulo ko naman siya sa kabila. Sobra naman yung kamay ko dito. Yan oh. Sobra na siya. Kaya yan, ganyan. Unti-untiin mo lang siya hanggang makuha mo yung tama. Ayun, bali ganun yung nagiging diskarte ko mga kabata kapag kumukuha ko ng saddle tilt tsaka saddle length. Okay, hindi po lahat, again, applicable to sa lahat. Hindi po sa lahat applicable to. I mean, so ayun, dahil yung iba kasi mas mahaba yung kamay pero maliit yung katawan. So pwede pong mangyari yun. Pero minsan naman, yung mga sakit-sakit ng katawan na sinasabi nyo, may mga video pa tayo about dyan sa pagkuha ng tamang taas ng upuan.
Kung paano ba yun, click mo yung video na yan. Pwede kang mag-cause ng more injury kung hindi tama yung taas ng upuan mo, kabatak. So ayun, marami pong salamat sa panunood ng video na to. Sana po ay nagustuhan at may natutunan ka sa mga sinabi ko. So kung may mga alam ka din na hacks kung paano na mag-i-adjust yung mga upuan mo, please leave a comment down below, kabatak, para mapag-usapan din natin. Maraming salamat po sa patuloy na pag-suporta sa channel, sa Facebook page, sa group, tsaka sa bawat isang kabatak natin. Kayo talaga yung inspiration ko, mga kabatak. So ayun, maraming salamat po. Ingat kayo. Stay safe, stay home. Ingat.